Sandali lang. Ma, please. Let's not jump into conclusions. Tingnan natin muna yung facts. Facts? The facts are, Hannah and I had the same blood type. She's the same age as your sister. At sa kanya nahanap ang medalyon. And on the same day, kung kailan nangyari yung sunog. The fact is, akala natin patay na ang kapatid mo. Pero Paul, buhay si Mary! Ma, no. Ma, hindi. The fact is, pina-DNA na natin ang labi ni Mary. Positive ang match. Ang ibig sabihin nun, yung nakalibing doon sa cemetery, yun po yung totoong kapatid ko. Matapos na. Paano, Ana? Nakita mo na ulit yung medalyon mo. Gusto ba tuloy na natin yung paghanap sa mga magulang mo? Eh, salamat na lang, Joshua. Pero gaya nung sabi ko kay nanay, ayoko nang hanapin yung mga taong nang iwan sa akin. Ito po yung ano yung... Ay, toyo. My gut is telling me that Hannah is your sister. Ano ba? Gut feel? Alam ko sa negosyo kailangan ng gut feel para sa mga ganitong bagay. Sige ma, sabihin niyo po sa akin. Paano nahanap si Hannah ng mga Bartolome? Paano? Nahanap siya sa lapas. Sa kalsada. Lapas? Lapas, ma? Ang layo nun sa grocery store natin. At paano napunta dun si Hannah? Matama na. I have a meeting. Anghel! Anghel daw ang nagdala kay Abner Bartolome para matagpuan si Hannah doon. Anghel, ma, seryoso ba to? Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Sir Paul, excuse po. Kailangan na po kayo sa conference room. Sige, Aaron. Susunod ako sa'yo. Sige po. Ma, I'm sorry. Alam ko gusto mong paniwalaan na buhay pa yung kapatid ko. Pero hindi na. Please give her peace. Ma, give yourself peace. Bigyan mo na sarili mo nakatahimikan. Ma, let it go. It's over. AVL? Mukhang hindi na po kayo pinapakinggan ni Sir Paul kahit ano pang sabihin ninyo. There's only one way para matapos ito. Okay. Ano pang gagawin natin, AVL? Ano kaya talagang gusto ni Mr. Romano? Bakit kaya lagi na tayong tinatanong tungkol sa anghel? Hindi ko nga rin alam yung pakiramdam ko pag nakikita ko siya eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko nga rin alam, Abby eh. Hindi ko alam kung bakit lagi na tayong tinatanong tungkol sa anghel. Eh bakit? Dahil kay tatay. Kasi lagi sinasabi ni tatay na may anghel daw dito sa bayan natin. Di ba? Kung ganun, bakit hindi niya tanungin si Nanay Beth o si Ate Hannah? Bakit tayo? Bakit ako? Halaka, Nathaniel! Baka may idea nga si Mr. Roman na ikaw ang anghel. Kaya ni tayo laging tinatanong para makasigurado siya. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat iwasan natin siya. Mukhang nakakahalata na ang dalawang bulinggit na ito sa mga kinikilos ko. Iniiwasan na nila ako. Baka kailangang maghinay-hinay. Pero huwag kang mag-alala, Nathaniel. Hinding-hindi ka mawawala sa isip ko. May araw ka rin sa akin. Pasensya na po sa abala, Dr. Shin. Wala ko yun. Siya, uupo ka. Gaya po ng sinabi namin kanina, andito po kami, baka sakali po matulungan nyo kami sa paghahanap. Do isang bata po na lumayas po sa aming ampunan, sa Tres Marias. Kung saan sana po kaming bayan na padpad, pero hindi po namin nahanap yung bata. Baka ako, nandito po sa inyong bayang laging saklolo. Sige ho, tutulungan ho namin kayo, sister. Ano bang pangalan ng bata? Tsaka meron ba kayong picture niya? Meron po. Yan po ang larawan ng batang hinahanap namin, si Camille. Ilang beses na rin po yan naglayas. Pero agad naman siya natatagpuan sa kapitbayan.
Sige, ganito na lang ho, ha? Magtatanong-tanong ho kami sa police station, sa ospital, at pag may nakuha kaming bagong impormasyon, tatawag na lang ho kami sa inyo. Maraming maraming salamat po, Doc Gracie. Benjamin, maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anong man, sister. Matagal na nagtutulungan ng foundation namin at ang ampunan ninyo. Buti nga ho sinabi ninyo sa akin eh. At least matutulungan namin kayo. Salamat po, Doc Gracie. O sige po, mauna na po kami. Mag-ingat ho kayo. Patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Salamat, sister. Mag-ingat ho kayo, ha? Salamat. Ma'am, salamat po. Sige po, hatid ko po kayo sa kotse. Sige. Kwento sa akin ni Tio Dimas. Ang galing doon yung nangyari. Parang gusto doon ng medal yung bumalik sa inyo. Eh, parang nagkataon lang naman yun, Abby. Wala po ba kayong balak na hanapin yung mga magulang nyo? Ate Hana, sa tingin niyo po ba, pag nakasalubong natin ng mga totoo nating mga magulang, makikilala pa po kaya tayo nila? Ikaw siguro, Abby, makikilala ka pa nila. Pero ako, baka hindi na siguro. Ewan ko. Huwag na lang natin sila pag-usapan. Di naman sila importante. Importante pa rin sila, Tehana. Kasi, sabi sa akin ni Tatay Abner, kahit ano pa daw ang rason kung bakit ako nawali sa kanila, kailangan ko pa rin daw magpasalamat. Kasi, sila ang nagbigay ng buhay sa akin. Tama yung sinabi ni Tate Abner, Abby. Sila nga yung nagbigay sa atin ng buhay. Pero hindi nila pinahalagahan yun nung iwan nila ako. Kami sa lahat ng barangay dito sa laging sa Lolo, Doktore. Eh, mukhang wala talagang batang paghalagala na kamukha ni Camille. Nag-aalala lang ako na baka kung lumipas ang isang buong araw na hindi natin siya makita, baka kung ano nang mangyari sa kanya. Napakabata pa niya para gumalagala mag-isa. Oo nga po, Dok eh. Kaya kanina sinubo ko pong tawagan yung Tres Marias Orphanage kung saan po siya galing. Umaasa po ako na basahan lang kita na si Camille. So wala pa rin daw po eh. Wala naman sana mas mangyari sa batang yun. Pero alam niyo mabuti pa, magtanong-tanong na lang tayo sa mga klinik at ospital. Ika na. Sila kinukulong. Di po ba kayo naaawa sa kanila? Kung hindi ko sila ikukulong, wala akong benta. Kung wala akong benta, kawawa naman ako, di ba? Pero kung kukulong niyo po sila, hindi nila mahahanap ang daan nila pa uwi. Ano ginagawa mo? Dami mo kalang bata ka. Ikaw, kung hindi ka bibili, umalis ka rito. Nakakasira ka sa negosyo ko. Alis! Kaya na merong bata to. Sandali lang po, Abel, ha? Ate Beth! Ate Beth! Oo, oh, nandiyan na. Abel, nandito. Ha? Ako, paano nga? Saan ba ako dadaan?
magandang araw, Beth. Magandang araw po. Magandang araw, mga bata. Magandang araw po, Abel. Hana. Abel, bakit andito po kayo? Ano pong pakay po ninyo? Oo nga, meron po ba tayong usapan o pupuntahan? Baka nakalimutan ko lang. Nakaka-istorbo ba ako sa inyo? Hindi po. Papunta lang po kami sa simbahan. Opo. Ocho ho yung misa. Mabilis lang ito, Hana. Sandali lang. Sige po. Akit na lang po muna ako sa taas. Oo, sasay. Okay. Tungkol po ba saan ito? Di ba pag-uusapan natin yung location ng restaurant mo? So, I think now is a good time para pag-usapan natin yung options mo. Amin, ate. Hindi, sa mga ano. Diyos ko, ganun. Kapit sa George, o yan. Ano po yung tinitingin-tingin niyo sa kwarto po namin? Ha? What was I saying? Yun pong tungkol sa location po ng restaurant. Ayun po. Okay. So, saan niyo gustong ipuesto yung restaurant? Kailangan siyempre yung daanan ng tao. Oo, oh, okay. Tulong mo sa nanay mo pag ano, pinag-usapan natin yung location ng restaurant nyo. Hindi na ko kailangan. Tayo na lang po mag-usap. Okay na si Hana. Sige, upo ko. Nay, akit na ho ako ah. Oo, siya. Sige, anak. Bilisan mo lang ha. Sige po, upo kayo. Sa tingin ko, maganda location po yan. Kundi po sa mga malapit sa bus station. Oo, ate. Yung maraming tao. Yung kumbaga, yung mga pinagdaanan talaga ng tao. May customer, di ba? Masaya yun. Nahulog.
Good job, Narcy. Akala ko kanina mabubuko na tayo. Oof! Pasensya ka na, ABL, ha? Hindi niya naman sinabi kasi nakasama pala sa job description kong pagiging secret agent. Buti na lang. Tago pa itong mission ko. Nasaan na? Ay, oo nga pala. Kalimutan ko. Ayan. Are you sure kay Hana ito? Yes, Evie. Trust me. Pagdating sa buhok, tsaka sa kutsuklay, eksperto ko dyan. Magaling ako dyan. Dahil dito, malalaman na natin ang totoo. Kung si Hana nga bang nawawala akong anak. Nathaniel, ano bang meron dyan sa taas? Pansin ko lang kasi na sinusundan tayo ng kalapating yun. Sinusundan? Paano? Oo nga, Nathaniel. Sinusundan nga niya tayo. Hindi kaya panibagong misyon ko to? Eh baka nga, Nathaniel. Uy, Nathaniel, Abby! Ano yung tinitignan nyo dyan? Halina kayong dalawa kahit baka tayo mauli sa misa. Umayong kayo. Obis ka pa. Aling Beth! Dok! Nathaniel! Kamusta kayo? Mabuti naman ho, Dok. Saan ang punta ninyo? Eh, meron ho kasi kami hinahanap na bata. Baka lang ho nakasalubong ninyo. Meron pong umalis pong bata po sa bahay ampunan? Tumaka siya sa ampunan ng Tres Marias. Baka kilala ninyo, Camille? Tignan mo nga. Naku, Dok. Eh, ang layo ho ng Tres Marias dito eh. Yun nga, honey. Yun kaya nag-aalala kami para sa bata. Humihingi ng tulong yung mga mali ng Tres Marias. Natingin po. Tignan, baka nakikita niyo yung batang yan. Baka nakasalubong niyo, Abby. Abby, tingnan mo, may kalapati. Itong bata kaya na ito ang misyon mo, Nathaniel? Siya po ba yung susunod kong misyon? Aling Beth, Ana, baka gusto niyo ho, hatid na ho namin kayo. Ay, opo, Aling Beth. Nakana ko masyadong mainit eh. Sige, no. Salamat. Halika na, Abby. Halika na, anak. Sir Paul, inform ko lang po kayo tungkol kay Francis Montemayor. Sino yun? Sir, siya po yung driver nung pickup na tinuruan nyo ng leksyon. At bakit natin siya pinag-uusapan? Sir, kasi andito pa sa bayan natin eh. Hindi pa umaalis. Tigas talaga ng ulo yun, ha? Eh, gusto ba kayong ipagawa sa akin, sir, tungkol dito? Ano ba sa tingin mo kaya niyang gawin? Kaya ba niya akong gandihan? O ipagkakalat niyo yung ginawa ko sa kanya para siraan ako? Aaron, ganito na lang. Gusto ko alamin mo ngayon na kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung plano niya. Yes, sir, Paul. Bilisan mo. Ay, mga papeles mo. Eh, ito na, sir. Ang hairbrush. Ayan, nandiyan na po yung hair, oh. Sige po. Check namin. Sige po. Ay, ABL, may tumatawag. ABL, ba't ayaw niyo sagutin si Mr. Roman? Kamusta yung samples namin? Okay na po yun, Mrs. Laksamana. Sapat na po yun para malaman po namin kung match po ang DNA na nakuha namin sa specimen
sa DNA ninyo. Please remember, I need the results as soon as possible. Sige po, ma'am. Opo. Mr. Roman. I'm sorry, I didn't mean to, but I accidentally overheard your conversation earlier with your assistant tungkol dun sa taong binigyan mo ng leksyon. Mr. Roman, malaking pagkakamali ang ginawa sa akin ng taong yun. I know. You don't have to explain yourself. Nagalit ka? Inilabas mo yung galit mo? I can't see anything wrong with that. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano kayang gawin ng taong yun. Worst case scenario, ilalabas niya ito sa public para madungisin ang kumpanya ko. And I cannot let AVL worry about that. Kung ako ikaw, hindi ko na ipapaalam sa kanya. Trust me po, hindi magugustuhan ng mama mo ito pag nalaman niya. Hindi niyo ba sasabihin sa kanya ito? Of course not. My lips are sealed. Wala. Alam niyo po ba yung simbahan ng Immaculata? Naku, malayo pa yun dito, iha. Simbahan to ng laging saklolo. Dalawang bayan pa yun. Pwede ko ba malaman kung paano makapunta doon? Alam mo ba yung istasyon ng bus? Doon sa may palengke. Doon kayo makakasakay ng bus diretso sa bayan ng Immaculada. Magkano kaya mamasahe pag sasakay ng bus? Teka nga, iha. Asan ba yung nanay mo? Ako na mismo kakausap sa kanya. Sige, di bali na lang. Salamat ho, ah. Panginoon, salamat po at binigyan niyo na naman po ako ng panibagong misyon. Panibago pong tao na matutulungan ko. Sana po, Panginoon, magtagumpay po ako sa misyon na to. Dimas, tulungan ko dali! Ate Camille!